Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito mga boss, may i-review na naman tayong isang cordless drill. Okay, so nasa harapan nyo na ngayon yung ating i-review. Tapos naka-open na rin yan para makita nyo na kaagad. So before ang lahat mga boss, ipapakita ko muna sa inyo yung kanyang presyo. Para in case na maging satisfied kayo dun sa maging review natin for today. Tapos gusto nyo yung bilhin, nakita nyo na kaagad yung kanyang presyo. Tapos ilalagay ko na rin yung kanyang product link dyan sa video description tsaka sa pinned comments. Okay, so click nyo na lang po yun kung interested po kayong bumili. Ngayon, papakita ko na sa inyo yung actual na laman itong ating package. So kapag dumating sa inyo to na nakabox na kaganto, ito lang yung makikita ninyo, yung ating main unit. Tapos meron siyang kasamang isang pirasong battery. Main unit natin. Okay. Isang pirasong battery. Yung battery niya is 2 amperes lang. So mabilis lang tong malobat. Medyo manipis din naman eh. Makikita nyo manipis din naman. Okay. Tapos ayan. So kapag kakabit pa lang ng battery, nag-agad. Nag-ilaw na rito agad. Tapos makikita nyo yung battery level by pressing yung power button. Ayan, makikita nyo 4 bars pa siya. Tapos ang kaibahan pa niya, syempre may selector ito. Speed selection, tapos yung operation selection, ito yung parang sa screw. Sa screw or kung sa wood man kayo magdi-drill. Tapos ito yung sa metal or stainless. Tapos yung hammer na itsura na yun, syempre sa bato. Okay, so depende sa operation na gagawin ninyo, yung gagawin ninyong selection dito. Tapos yung gagamitin nyo rin na drill bits. Nga pala, may kasama siyang mga drill bits. Yung drill bits, buksan na rin natin. Ano-anong drill bits yung kasama niya? Ayan. So usually, pang kahoy tsaka pang bakal. Wala siyang pang semento. Okay. Pero sa itsura ng mga drill bits niya, hindi to heavy duty mga boss. Kasi pag ako gumagamit ng pang bakal or pang stainless, ang binibili ko kagad yung cobalt. Pero sa itsura ng drill bits niya, hindi siya magandang klase. Mukhang mabilis tong bumigay. Pero susubukan natin. May stainless tayo yun. Titingnan natin kung matibay itong mga drill bits na to. Unfortunately, meron akong cobalt kaso nahiram ng tatay ko. So, hindi rito nakatira yung tatay ko. Medyo malayo. Okay, so hindi ko magagamit ngayon yung cobalt ng mga drill bits. Okay? Tapos, may kasama na rin siyang flexible extension. Sa screw function ito. Okay? Tapos, ito yung kinakabit para sa mga screw. Okay? Ito. Ito yan. May kasama na siyang different screw. Ayan, ilan to? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 32 pieces na screw. Okay, so iba't ibang operation na rin to. Meron na ring star. Merong Phillips, merong flat screw. Tapos meron na ring star. Okay, so tapos yung mga yung Allen type. Kaso maliliit naman to. Maliliit na masyado to. Apat na pirasong Allen type pero masyado maliliit. Okay? So yan yung kasama niya. Tapos dito natin siya ikakabit kung screwing job naman yung ating gagawin. Tapos may kasama siya syempre yung charger. Isang pirasong charger at manual na English naman. Okay? English naman yung manual pero hindi ko na masyadong binabasa yan. Tapos may kasama siyang tatlong klase ng brush. Siguro for cleaning purposes. Kung gusto nyo rin gamitin pang linis ng gulong ng inyong sasakyan, ng mugs. Ayan, saksak nyo lang to dito sa drill, kagaya nyan. Ito naman, ayan, para papakapit. Ayan, sikipan nyo lang. Okay, tapos pwede nyo na panglinis ng mugs. Ayan, diba? Ito naman, yung mga ganito namang electric drill, basta importante hindi mabasa itong part na to. Itong dito, mula rito sa head hanggang dito, pwede yung mabasa. Pero dito, hindi pwede. Kaya kung gagamitin nyo man itong panglinis, make sure lang mga boss na hindi nyo mababasa, especially itong motor na to. Okay? Tsaka hindi siya ganun kaingay. Ang advantage ng mga cordless drill na ganito, syempre hindi nyo na kailangan ng saksakan. Rechargeable na nga siya, diba? Ang disadvantage nga lang syempre, kung masyadong mahaba yung gagawin ninyo at na-discarga na yung battery or na-drain na, matagal itong mag-charge eh. Meron kasi kung cordless impact wrench naman from Mensela, yung gantong 2 amperes, siguro mga 3 hours din mag-charge. 3 hours, okay? So, hindi pwedeng
matenga ng ganong katagal yung ating trabaho. Pero kung mabilisan lang naman yung trabaho, sandali lang naman natin gagamitin. Advantage pa rin to. Yan. Tapos, meron din siyang speed selector nga pala. Napakita ko na ba ito sa inyo kanina? Speed selector. Tapos, ito rin speed din to eh. Ayan o, 1 or 2. Higher speed, tsaka lower speed yung 1, tapos higher speed yung 2. Tapos, syempre rin lock. Lock, reverse, tsaka forward yung kanyang operation. Okay? So, ngayon, napakita ko na sa inyo yung mismong package. Ang kailangan na lang nating subukan is kung may silbi ba yung mga functions niya. Tingnan muna natin. Siyempre unahin na natin sa kahoy. Sa kahoy na napakadali. Pagpasensya nyo na yung napulot kong kahoy. Namulot lang kasi ko dyan sa labas kanina. Tapos since meron naman ng kasama tong pangkahoy na rin, yun na rin yung gamitin natin na drill bit. Yung pangkahoy. Mamaya susubukan natin yung kasamang pang metal. Ayan. Gamitin na natin tong pangkahoy. Siyempre, pagdating sa kahoy, no doubt to, kahit na low quality na drill bit, tapos low quality rin yung cordless wrench, cordless drill. Pagdating sa kahoy, mga boss, sisiw eh. Ayan o. Sisiw. Diba? Napakadali. Siyempre, kahoy ito. Okay, so, huwag na natin patagalin yung sa kahoy. At nakita naman natin na napakasimple. Ngayon, dun tayo sa bato. Ang problema, wala kasing kasamang pang bato. Pang bato, wala. Okay, so, meron ditong pangalso akong nakita, ayan. Pero matigas to kasi buhos to eh. Buhos to na semento eh. Pero meron ako rito biniling pang semento rin. Ayan, try natin kung kaya niyang bumutas ng bato. Ayan. Tapos yung selection nga pala. Sa kahoy ka pala kanina, hindi ko na-select, no? So, nasa bato pala siya kanina. Tapos medyo bagalan lang natin. Ayan. Masyado maluwag yung ano. Masyado maluwag yung head. Kailangan masikipan nyo to ng husto eh. Ayan. Try natin. Yun, lumuluwag eh. Ito yung disadvantage naman ng mga ganto kasi yung mga cord type na mga drill tawag dito, yung may susi, yun yung pampasikip eh. Ito yung mga ganto mahirap masikipan to eh. Tulad niya, naiwan na siya. Okay, so isa lang ang solusyon para mabunot natin yan. Kailangan natin to ipasok tapos i-reverse natin ng drill. Ayan. Okay, so yung isa sa mga disadvantage ng mga ganto, yun nga, yung hindi mo masikipan ng husto yung head. Ayan. Pero kahit pa paano na-drill niya eh. Oh. Malalim din yung nabutas niya. Bumaon siya hanggang dito. Dito lang yan kasi ito, probably ano na lang to eh. Yung dirt na lang yan eh. Pero try natin kung kakayanin natin mahigpitan ng husto. Ayan, tapos tuloy natin yung pag-drill. Ay, pabaliktad. Ayan. Lumuluwag siya from time to time. Ayan, medyo annoying na naluluwag siya na naluluwagan. Okay, so kapag magdi-drill tayo sa semento, nakakabisit tong part na to. Ayan. Ayan. Para mabunot natin yan, kailangan nating sikipan. Tapos, titirahin naman natin ang pabaliktad. Ayan. Okay. So, nakakaya naman niyang magbutas kaso from time to time na umiipit siya doon sa semento. Tapos, mas malakas yung pagkakaipit niya kaysa sa grip nitong head. Ayan. So, wala namang ibang way para masikipan to kundi kamay lang talaga. Hindi kagaya ng mga ano nga talaga, yung may susi. Mas masisikip yun. Ayan. Metal. Ay. Pero duda ako sa drill bit na kasama. Ayan. So, hindi ko pa kinakabit. Sinasabi ko na medyo duda ako sa kasamang drill bit. Okay? So, sige pa natin. Tingnan natin kung kakayanin. Ayan. Ayan. Forward. Okay. Tapos, palitan natin. Yung operation. So, gawin lang muna natin siguro kahit mga 12. 13 na yan.
So saan ba tayo bubutas? Luma na kasing bumper to ko, so kahit saan tayo bumutas. Okay, so dito, dito na lang siguro. Ito, 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 sa part na to. Ayan, try natin dyan kung kakayanin yung butasin to. Ayan. Okay, tumigil siya. Tumigil siya at lobat na siya. Ayan. Mula nang dumating to, hindi ko to chinarge. Hindi ko siya chinarge, pero kanina nakita natin 4 bars. Ayan, so humiram muna ako ng battery dun sa aking cordless impact wrench. Ayan, so pareho naman yan. Huwag nyo nang intindihin yung 388BF na yan. So 18 volts din yan. Kahit lagyan natin ng tester dyan, 18 volts din yan. At titignan nyo na lang dito kung pareho sila ng adapter. Ayan, yung pagsasaksakan. Okay, so pwede to. Para lang matest natin, mga boss. Kailangan kasi makita kung kaya ba niyang bumutas ng stainless. Ayan, so full bar na to. Wala nga lang tayong battery level indicator dito. Hindi kagaya nito meron. Okay, so ngayon 2 bars na siya. Ay, subukan muna natin dito kung kaya niya. Gusto ko nang makita kung kaya ba niyang bumutas ng stainless. Hindi ko alam kung kailangan kong bilisan. Masyado siyang di ko nahihinaan ako or ayaw bumutas talaga. Ayan mga boss. Gaya ng sabi ko kanina, may nang klase yung drill bit. Okay, so hindi niya mabutas yung ating stainless. Okay, so meron ako dito yung ginagamit kong pambutas doon sa stainless ng owner type jeep namin. So subukan natin to. Kasi yung drill bit na to walang kwenta, ayaw gumana. Ayan, hindi man lang makabutas nung sa stainless. Pero ito subukan natin. Ayan, try natin to. Kailangan ko lang makita kung kaya niyang bumutas. Okay? Subukan natin to. Ito, cobalt na to mga boss. Okay, nalobat na rin yung aking battery. Ano ba yan? Lobat yung mga pinagagamit kong battery. So dahil nalobat din pala tong battery hiniram ko doon sa aking impact wrench, meron pa akong isa, ayan. Okay, so ito na yung gagamitin ko. Sana naman ito hindi nalobat. Okay, so bago siya malobat man lang, makabutas man lang tayo. Ayan. So ito yung honest review pagdating sa mga cordless impact wrench. Unang kalaban nyo dyan yung battery. Pag nalobat na hindi pa kayo tapos, tigil ang gawa. Okay. So nabutas niya mga boss. Okay. So yung drill, kayang bumutas kahit stainless. Makapal na stainless yan mga boss. Papakita ko sa inyo kung gaano siya kakapal na stainless. Hindi ko alam kung anong size ng gandong klase ng stainless. May number yan eh. Pero masasabi ko makapal to. Ayan, nabutas niya, diba? So yung drill, kayang bumutas. Yung drill bit ang hindi. Okay, so kasi nung gumamit na tayo ng cobalt, nabutas na niya. Yan. So sa honest review natin ngayon, kung pagpabasihan ninyo is yung tagal ng trabaho, may ging disadvantage sa inyo kung wala kayong mga spare na battery. Kasi nakailang palit ako ng battery. Imagine nyo, ito yung una niyang battery na nalobat ka agad. Kapag ito yung gamit ninyo, tapos mahaba-haba yung inyong gagawin, kukulangin kayo sa oras. Sa pag-charge pa lang, okay? Pero yung function naman niya na nakabutas siya ng stainless is okay naman sa akin. Yung pagdating lang dun sa bato na nainis ako na ilang beses siyang lumuwag. Ilang beses siyang lumuwag. So hindi ko lang din pala masabi mga boss kasi yung bit ng bato, pang bato, bilog kasi. Bilog kasi, 'di ba? So ilang beses siyang lumuwag. Ito, hindi siya lumuwag kahit isang beses kasi yung drill bit
Ayan o, hex. Okay, so naiipit siya, hindi siya lumuwag, imagine. Okay, so probably yung pagluwag din nung drill bit eh dahil sa bilog kasi to. So kung bibili man kayo ng pang drive, siguro humanap kayo ng pang drive na ganito. May nabibiling mga barena na ganito, yung ano ya, barena, bala ng barena na hex na. Okay, so may kanto na yung kanyang kinakapitan. So hindi siya lumuwag kahit isang beses. Nakita nyo naman, nabutas natin to ng tuloy-tuloy na hindi siya lumuwag. Yung sa bato lang to sumablay. Okay, kasi bilog eh. Yun din yung kasama, bilog din naman. Ayan, bilog din naman. Ayan, so sa mga may interested mga boss dito sa ating Minsela na cordless drill na to mga boss, ilalagay ko na lang po yung kanyang product link sa video description and sa pinned comments. Click nyo na lang po yun kung order po kayo. Sana nagustuhan ninyo yung ating honest review dito sa cordless drill na to ng Minsela. Salamat po.